our report, fact-finding inquiry result will be supposed to be submitted next week. Okay. But initially, it was mentioned that we have already identified some lapses and possible charges for the suspects. Tiniyak ng National Police Commission o NAPOLCOM na may mananagot sa nangyari umanong cover-up sa pagkakasamsam ng 990 kilos ng shabu sa isang anti-illegal drug operation sa Tondo, Maynila noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs, sinabi ng ahensya na patuloy ang investigasyon nila sa mga tauhan ng PNP na sangkot umano dito. Nasa 36 na senior police officials ang inirekomenda ng PNP sa NAPOLCOM na isailalim sa mas mabusising investigasyon. Nagpahayag ng pangamba ang ilang mambabatas na baka walang managot sa nangyaring cover-up. Nangangamba rin sila na baka magkaroon pa ng pagtatakip at mauwi lang sa wala ang isinasagawang investigasyon. Ngunit ayon sa NAPOLCOM, magkakaroon ng resulta ang kanilang investigasyon upang masigurong may makakasuhan sa nangyari umanong drug bypass cover-up. Nakakatiyak po kayo na sa sinumpang tungkulin namin, magpa-file po kami ng administrative case. At magmumungkahi rin kami na mag-file ng criminal case through the Office of the Ombudsman. Makakatiyak po kayo na hindi po namin ito pababayan alang-alang sa PNP. Dagdag pa ng opisyal, mayroong obligasyon ng ahensya sa PNP na maihiwalay ang mga tiwaling tauhan doon sa mga tapat sa tungkulin. Tiniyak din ito na magiging makatarungan ang proseso. Samantala, humarap din sa pagdinig sina Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr., ngunit wala naman itong inilahad sa mga mambabatas at in-invoke ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.